Hi everyone! Welcome back to my channel! So ngayon po sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong baby bib ni baby CJ. So ito po siya. Tapos dito naman sa likod. Ito naman yung kanyang likod. Sasabihin ko muna kung ano yung mga materials na aking ginamit. Ito yung mga tela na ginamit ko sa paggawa ng bib na ito. Ang gamit kong tela dito sa ibabaw ay Chinese cotton. Pwedeng poplin cotton o kahit na anong klaseng cotton na gusto nyo. Dito sa likod, ang gamit ko naman dito ay yung ginagamit ko sa paggawa ng cloth diapers. Brushed yung nasa likod niya, kaya ito ay very soft kasi brushed siya, pero hindi siya natatagos ng kahit anong liquid. Kaya maganda siya kahit na matapunan si baby ng tubig o kung anong liquid, hindi matatagos, hindi mababasa yung damit ni baby. Dito naman sa gitna, meron akong nilagay dito sa gitna. Ang nilagay ko dito sa gitna ay yung ginagawa kong soaker sa cloth diaper ni baby. So, ang tawag doon ay brushed cotton fleece. So, ito yon. Yung cotton fleece na nilagay ko dito ay heavyweight. Kapag sinabi natin heavyweight, pagdating sa absorbency, ibig sabihin, mas magaling siyang, mas marami siyang ma-absorb na liquid. Okay, so, bago tayo magsimula sa pagtahe, dapat na-trace nyo muna yung pattern. Kung gusto nyo ng pattern, meron akong ilalagay na code dito sa video. I-email nyo lang sa akin at ibibigay ko sa inyo ang free pattern na ito. So, ito yung ginagamit ko sa cloth diaper para hindi matagos ng ihi ni baby. Dito, very soft, brushed, at dito naman, dito yung waterproofing material. Dito. Yan. Tapos, dito sa gitna, nandito yung cotton. Kahit anong cotton na gusto nyong pang topper, pwede. Tapos, dito naman sa likod naman, ay yung brushed cotton fleece. Ito yung pang-absorb. Kaya kahit matapunan ng tubig o anong liquid, ma-absorb nito. Kaya hindi mababasa si baby.